Hello everyone, this is me Sharon. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about this specific crochet hook set na gustong gusto ng iba mga fellow crocheter natin, lalo na yung hindi pa afford yung Tulip Etimo. Kasi syempre, when you're a long time crocheter, parang gusto mo ring maranasan yung crochet hook. At naku-curious tayo minsan kung bakit nga ba sila bumibili ng medyo mahal like this one. This one is worth 500 na nabili ko sa Oh My Yarn. At bukod pa doon, dahil nga kasama siya sa isang batch ng items na nabili ko, bukod dito sa nabili kong isa, meron pang isang size ako nabili. Kasama pa yung shipping fee. So I will add the link ng Oh My Yarn for those of you who want to buy this original one. So ngayon, let's check kung kapareho nga ba ng performance ang red crochet hook set na nakita ko sa Shopee. Let's find out. So what made me buy this particular crochet hook set? Kasi marami akong nakitang magandang ratings and review galing sa mga bumili sa isang shop. At doon ko naisip na bakit kaya hindi ko subukan, kasi dadalawa pa lang naman yung Tulip Etimo ko, and kung nakabili siguro ako ng isang set, siguro mas manghihinayang ako. But because I don't have the whole set, sabi ko nga itry ko nga, baka mamaya halos pareho naman. So that's what we're going to do today. We're going to compare the two. Okay, this one is worth 272. 9 pieces na siya. Ang size niya is from 2mm to 10mm crochet hook. Or, I'm sorry, hindi pala 10, it's 6mm. Yon. So, halos kapareho siya ng isang set ng Etimo na set. Kasi maraming klaseng set yan. May pink set, may gray set, and yung red. Ang pinakamahal is yung Red Tulip Etimo na almost 4,000 to 5,000, minsan 6,000 plus nung una siyang na-introduce sa crochet group here in the Philippines. So may nakabili ng ganung kamahal. And ako naman kasi nakabili na ako ng gray set, so hindi na ako nangarap pa ng red. Sabi ko, itetry ko na lang bumili ng singles. Kaya ako nakabili sa Oh My Yarn. So when I checked yung imitation na tulip, ang nakita kong difference is of course yung pinaka-print niya. Parehong white. But yung sa original kasi is makikita mo para siyang may plastic. So, mas nagpakintab pa yun sa handle niya. So, yun ang kaibahan niya. And then, meron pa siyang embossed na nakalagay tulip. And then, yung maker, Japan. And then, may 3 dots. Ito naman sa imitation, wala ka makikita kundi yung 3 dots. Pero mas hiwa-hiwalay sila compared dito sa original. When you talk about the crochet hook head, parang gayang-gaya talaga, no? Kasi halos magkaano sila eh, magka height. Iyan, no? Pero kahit dito sa video makikita nyo, nag-stand out yung color ng Tulip Red Etimo compared dito sa imitation. Matte siya talaga. Ito naman medyo glossy siya. Now, I have been crocheting with this particular hook, lalo na sa mga crochet thread na Monaco na ipakita ko before. So for me ha, smooth siya. If I'm going to compare it with the tulip gray, halos pareho lang sila, although I don't have the pink one, so hindi ko siya mako-compare sa pink. Dun sa tulip gray na single or Etimo, kasi Etimo set yung nabili ko, 9 pieces din. So smooth din naman siya. For me, parehong performance ng red and gray. Pareho silang smooth ang glide sa yarn. Yung handle naman niya, kung titingnan nyo, is almost pareho lang, although mas slimmer itong Tulip Red Etimo. Medyo mataba lang ng konti yung imitation. Pero kung titingnan nung maigi, halos rubber ang handle nung imitation. Kaya parang yung color niya, medyo light ang color nitong tulip. Itong imitation, medyo darker lang. Pero kung hahawakan mo, rubber na rubber talaga siya. So, ang sarap niyang hawakan, and tinry kong ganyan and hilain. At hindi siya nahihila.
So parang nakakatawa kasi halos parehong-pareho siya sa original. But of course, nung kinrochet ko siya, doon ko nakita yung difference. Kasi hindi siya nag-glide masyado. Like, pag nag-crochet ka, medyo yung smoothness niya, hindi mo maramdaman. Kasi nadidinig mo yung squeaky sound every time na nag-chaining pa lang ako noon. Wala pa sa working stitches. Talagang parang nakita ko yung difference, hindi siya smooth. So, gusto ko sanang gamitin ito for the whole project ng face mask ko kasi I have MTO. Kaya lang, yun ang magpapatagal sa akin if I'm going to use this one. So, inisip ko, baka naman pwede itry ko siya sa iba klase ng yarn. Baka hindi siya doon baka mas madulas or dudulas siya sa ibang klase ng yarn. So, ginamit ko yung acrylic una in the fill. So, medyo, yun nga, nag-i-squeaky sound siya. Tapos, tindry ko siya sa cotton, sa crochet thread. Ayun, medyo okay ng konti, pero hindi siya smooth. Na doon sa meron ako kasing mas madulas na yarn, ginamit ko siya. Doon siya mas okay. Kasi, nakakatawa dahil na parang nakokontrol niya pa yung tension habang nag-slide yung yarn dito, around dito sa crochet hook na to. So, if ever sobrang dulas ng yarn, yun ang makakatulong kasi less yung friction. So, hindi siya masyadong magdudulas kaya maganda siyang gamitin for that. If you have a lot of slippery na yarns, ganon, parang tingin ko pwede siya. Ngayon, nagtingin din ako ng mga, kasi meron din ako nabasa or na check online, na meron kang pwedeng gawin sa mga crochet hooks kung gusto mo maging madulas or slippery. So, ang sabi, pwede mo siyang lagyan ng konting lotion, yung pinaka hook head niya, para siya dumulas. And then, lagyan ng konting tissue. So, ginawa ko yon. And then, saka ako ulit nag-crochet ng in the fill for ply yung acrylic. Hindi siya nag-work, sadly. And then the next one naman na in-attempt ko, kasi yung iba, diba, pag medyo pasmado na nag-crochet, ang payo ng iba maglagay ng pulbos or baby powder. So, I've tried that. Hindi pa rin siya dumulas. So, nag-check ako ulit. Ang sabi is, paglalagay ng lacquer paint or yung para mag-smooth, maging smooth yung surface ng aluminum. Yan, I have yet to try kasi sa ngayon wala akong ganun eh. If ever you would like to buy these kinds, I will add the link in the description box. Ang alam ko for sure, pag beginner kayo, mas ma-appreciate nyo to. I think kung ikukumpara mo yung handle ng ibang mga nabibili online sa Shopee, mas matutuwa kayo kasi almost kapareho yung feel ng handle sa Tulip Etimo. Mapa-red man yan or gray. Kasi pag yung red and gray, yung ergonomic handle niya, as in rubber siya. So, nakakatuwa lang. Pagdating sa ganong feel, almost the same as doon sa Tulip. But yung pinaka-hook head niya, which is like any other generic hooks, para siyang yung boy brand na tapered hook din. Kaso, makikita mo, yung Tulip kasi yung pinaka-hook head niya, tapered din, pero smaller. That's what makes it easier to get through each stitch. Kasi, mabilis maipasok sa stitch. Kasi, maliit yung hook head niya. At medyo, alam mo yun, hindi katulad nung generic hooks na katulad nito na, medyo mahaba yung tuka, medyo matulis yon. Unlike dito, para bang nabiti ng konti. So yun ang gusto ko sa Tulip Red Etimo. Maganda ang performance niya, and of course performance wise wala nang tatalo sa mga originals. But of course, if you're a beginner, I'm sure hindi mo mararamdaman yan. But once you have been crocheting for a long time, dun mo makikita yung difference. So, if you're looking for a budget
na crochet hook set na kapareho ng tulip, yeah, I can recommend this. Pero of course, meron mga disadvantages din. Yun. But for the handles, yung gawa niya, medyo okay naman siya. Dun nga lang, sa performance niya, hindi masyado. Pero according sa iba, if you have been using it for a long time, ang sabi, mas dudulas daw. So, hoping na pag matagal ko siya magamit, baka maging okay na yung performance niya. Anyway guys, thank you so much for watching. If you like this video, do not forget to hit like. Comment if you have other suggestions that you'd like to see on my channel. And I'll see you in my next video. Bye!